Simula po nung Lunes, ngayon pa lamang po lumabas, yun pong araw. Ayan po. And medyo makulimlim po tayo ngayon dito. Mukhang uulan po siya ngayon. And kung makapansin nyo po, medyo mausok po tayo ngayon. Ayan po. Yun po kasi yung usok galing po dun sa tinatawag na forest fire. So kahit nasa malayo po yung nasunog na kagubatan ay umaabot po dito. Yun pong usok. Ngayon po. And simula po nung Lunes, maliban po sa hailstorm, sa malakas na ulan ay medyo naging mausok po tayo dito. So ngayong hapon po ay kakamustahin po natin yun pong ating sayote dito po sa ating garden. So mayroon po tayo ditong sayote na nasa pat lamang po. Yun po. And dito naman po meron po tayong sayote na nasa grow bag. Ito yung ginawa po namin pagtatanim ng sayote ay dalawang klase po. Yung una po is inantay po namin na tumubo yun pong mismong sayote niya. So nagpa germinate po kami bago po mag-spring sa loob po ng bahay. And nung nabuhay na po siya, saka po namin ang nilipat dito po sa paso. Ayan po. So ito na po ngayon yung itsura dun pong ating sayote na pina-germinate po galing po sa loob ng bahay. So yan po yung isang paraan ng ating pong pagtatanim ng sayote. Yung pangalawa naman po ay tinanggal po natin yung buto ng sayote. So pagkatapos po natin matanggal yung buto doon po sa mismong sayote po niya ay nirap po natin ng paper towel. And pagkatapos po binabad po natin sa malaking drum na tubig and nilagay po natin sa ziplock ng about 2 to 3 days. And pagkatapos po nun nag-start na po siyang magkaroon ng ugat. Nung nagkaroon na po ng ugat, yun pong ating sayote ay saka po natin inilagay dun po sa maliit na paso. And nung nagkaroon na po siya ng steam ng mga ganyan po kahaba mga kagulay ay saka po natin inilipat dito po sa malaking paso. So ngayon po, ito na po ngayon yung itsura ng pong ating sayote na nandito po sa ating munting taniman. Ayan po, magkanda na po yung tubo niya and nasa taas na po
yung steam nan po ng ating sayote. Ayan po. So yung atin po palang buto na ginamit sa pagtatanim po ng sayote ay galing lamang po sa tindahan. Dahil wala po dito nagbibinta ng mismong tinatanim po na sayote. Yung pong para po talaga sa garden. So wala po tayo nabibiling ganun. So ang ginawa po natin dito po sa ating sayote ay ito lamang po yung sayote na galing po sa tindahan. So naghanap po tayo ng sayote na medyo magulang na. And pagkatapos po, yun po yung ating ginamit na binhi or na pangtanim dito po sa ating munting gulayan. And itong mga butas po dito na dahon, yun po pala yung tinamaan ng hailstorm nung nakarang araw. Pero kung mapansin nyo po, makagulay, maganda po yung atubo nun po ang ating sayote. And umabot na po siya sa taas nun po ang ating trellis. Ayan po, makagulay. So nagkakaroon na po ng sanga yun po ang ating sayote. So yung sayote po ay doon po siya sa pangalawang sanga nagkakaroon po ng bunga. So yung mga unang sanga po ng sayote gaya po na ito, hindi po siya dyan nagkakaroon ng bunga. So doon po siya sa pangalawang sanga. Ayan po. So ito po yung unang sanga o yung mismong puno po ng sayote. And ito po yung pangalawang sanga. So dito po siya magkakaroon ng bulaklak and dito po siya mamumunga. So ito po pala yung sayote na bagong tanim po natin nung nakaraang linggo. So ito po. So ito po yung sayote na tinanggal po natin yung mismong buto niya dun po sa sayote. And ito na po ngayon yung itsura niya. Hindi ko lang po alam kung makakahabol pa po ito. Pero yung naandito po, ayan po, ito po yung ating mga naunang itinanim na sayote. And nabubulok na po yung mismong sayote po niya. Ayan po. So ang alam ko po sa sayote mga kagulay ay ginugulay po itong steam o itong mga batang sanga. Ito po ng sayote. So hindi pa kami nakapag-try nun dahil ito pa lang po yung unang taon na nagtanim po tayo ng sayote dito po sa ating garden. So kahit ito pa lang po yung unang beses natin na nagkaroon po tayo ng sayote ay medyo maganda po yung tubo niya. But hindi ko lang, pero hindi ko lang po alam makagulay kung tayo po ay makapagpabunga nun po ang ating mga sayote po dito. So maliban po sa ating sayote ay meron din po tayong ampalaya dito po sa ating pong maliit na garden. So nandun po sa magkabilang side yung ating pong mga sayote. And dito naman po, ito po yung ating ampalaya. Ayan po, marami po siyang bulaklak and may mga bunga na po siya. And maganda na po panggulay yun pong mga sanga. Maganda po pansawag sa munggo. So actually po nakapag-harvest na po tayo ng mga ilang-ilang sanga nun pong ating ampalaya. So ayun na po yung mga bunga niya, nag-start na po silang lumabas.
So yun pong ating palang ampalaya ay nasa patlang din po and nasa grubag. So ito po yung mga sobra doon po sa ating ampalaya na hindi na po magkasya or wala na pong space doon po sa ating garden doon po. So ito po yung ating alugbate. So tinanay ko lang po kung mabuhay, kung ihahang ko po itong ating pong alugbate. So medyo hindi na po kasi maganda yun pong tubo itong ating alugbate dahil medyo napabayaan po. So ang ginawa po namin ay tinanay po namin na itanim dito po sa hanging pot. And yun po, ayun na po yung itsura niya, maganda na po. And pwede na pong magulay yung ibang dahon. So ito po yung atin pong alugbate na itanim po nung last October. So ito po yung aking vlog nung nakaraan kung failure po ba or success. Yun po ang ating pagtatanim po ng alugbate. So hanggang ngayon po ay umabot po siya ng July. And ngayon po, maganda po yung tubo niya. And yun pong ating kalamansi dito ay bigla pong dumami. Yun pong bulaklak. Iba yung mga bunga niya. Sana umabo po lahat. Yun pong mga bagong bulaklak. Nun pong ating kalamansi po. Ngayon po, napakarami po niyang bulaklak. And ito po yung mga naunang bunga. Ayan po, pati po dito sa baba. Ayan po yung ating mga naunang bunga. Nun pong ating kalamansi. Ayan po, ito po yung pangalawang bunga na po. Medyo malaki na po siya. And sana po mabuo po siya para magkaroon po tayo ng maraming kalamansi po. Ayan po, so halos lahat po ng sanga doon pong ating kalamansi ay meron pong bulaklak. Ayan pong makagulay. Ang ganda pong tingnan kapag meron na pong bunga doon pong ating kalamansi. And ang dami po siyang bulaklak. Ayan po. So yeah, yun po ang mga gulay, yun po ang ating mga halaman o yung ating mga gulay dito po sa ating munting taniman. And yung gabi po natin, bigla po silang dumami. Yan po, bigla po lumapad yung dahon dahil po dun sa malakas na ulan simula po nung Lunes. Yeah, so yun na po tayo maggulay, yun po ang ating mga gabi. Ang ganda pong tingnan, oh. Yeah, so yun po ang mga kagulay. Yun pong update. Yun pong ating mga halaman dito po sa ating munting taniman. Maraming salamat po sa pagsama po sa akin ngayong hapon dito po sa ating munting gulayan. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. And see you po maya next vlog.